Yo, yo, yo! Alam na, guys, kung ano po ang ating segment at mapapakinggan ngayong gabing ito. Shout out o patiktik sa lahat po ng mga solid HTV positive listeners natin na talagang kapit na kapit sa matigas habang humihigop ng masarap at mainit-init na kape ni Lola Trinidad. Now available po siyempre sa ating TikTok shop at gawin na rin sa ating Shopee. Nako, check nyo na lamang po ang Facebook page ng kape ni Lola T para na sa ganun ay makita na po ninyo yung ating blue link na kokonekta direkta sa ating online shop at doon na kayo makapag-order ng masarap na butterscotch at ng hazelnut na mga best sellers po natin. Maging barako, nako, i-grab mo na, puntahan mo na, kunin mo na lahat, pakyawin mo na bago maubos po yung ating stocks ngayon dyan. Nako, puntahan na once again ang ating kape ni Lola Trinidad sa ating HTV merch, sa Shopee at sa ating TikTok shop. Iyon. Mga kwento po ng ating mga legit na subscribers at syempre mga listeners, si Mama Ferrari, si Dane at si Jake ang bida po sa ating episode ngayon. Mga solid HTV positive na mga regular and silencers, mga channel members, nandiyan na po ang inyong mga pangalan at maraming maraming salamat dahil naririyan kayo. Heto na ang kanilang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Hilakbot. Just call me Mama Ferrari. 2 years na po akong nagtatrabaho dito sa Thailand. I've been an avid listener for several years now at matagal na rin po talaga ako na nais sumulat dito. Hindi nga lang po ako nagkakaroon ng magandang chance dahil busy po ako sa work. Ito pong karanasan kong ito ay nangyari po sa bansang ito, pati na rin sa kasamahan kong Pinoy dito. Noong unang punta ko lamang po dito sa Thailand, way back December 2022, ay okay naman po ang lahat. Graveyard shift po ang schedule namin dito hanggang sa, syempre, kailangang mag-adjust at nakasanayan. Nakatira po kami sa isang malaking dorm na tapat ang pinto at talagang para sa akin ay creepy. Kung pagmamasdan kasi yung building, eh talagang halatang-halata po ang pagkaluma. Ito rin po kasi yung pre-provide ng company namin kaya syempre no choice kami. Then nagsimula ang lahat ng isang araw nang uuwi kami from office. Meron po kasi kaming 2-hour break time and ito po ay every 3 to 5 a.m. Malapit lamang po sa office yung dorm namin, which is 5-minute walk lamang. Apat po kami doon sa room at all Pinoy. Usually po kasi kapag ganoong break time, umuuwi kami para kumain or kapag tinatamad, eh talagang matutulog na po kami muna saglit. Pero nung araw na iyon nang umuwi kami ng dorm, nagkayayaan ang mga boys na ka-room ko na mag-basketball po sa baba. Meron po kasing covered court doon sa ilalim ng dorm. O sa ibaba siguro ng dorm. Ako naman ay humiga na sa bed. Dala na rin kasi ng pagod at talagang inaantok ako ng sobra. Pero pilit akong niyayaya na bumaba kahit mag-cheer lang daw ako. Mag-cheer kaming mga girls. Pero tinanggihan ko at sinabi ko na lang na susunod na lang ako mamaya sa baba. Pero ang katunayan po niyan ay wala talaga akong kaplano-plano dahil nasa 6th floor yung aming room. So basically, naiwan po akong mag-isa sa room at walang halong showbiz. Pag nagpaparating ako ng antok, bubuksan ko na po yung YouTube at makikinig po sa inyo dito sa Hilakbot. Basta't pinikit ko na lamang po ang aking mga mata. At patuloy na nakikinig doon sa certain na story na hindi ko na rin po matandaan. Hanggang sa bigla ko pong naramdaman na parang may humihila sa comforter na ginagamit ko. Nung una'y hindi ko po ito pinansin dahil ayoko naman din takutin yung sarili ko. Knowing
na nakakakita po talaga ako at nakakaramdam since ako ay bata pa lamang. Hindi pa po natatapos dyan, Sir Red, sapagkat yung pagpaparamdam sa akin ay talagang mas lalo pa pong nagpapansin. Pati po yung double deck na hinihigaan ko ay niyuyugyug ng paulit-ulit. So pinaikot ko po o nilibot ko ang aking paningin sa buong room dahil ang buong akala ko pinagtitripan ako ng mga roommates ko. Bumungad na lamang po sa akin ang katunayan na wala pong laman yung kwarto. Wala po talagang kahit na sino. Napaniwala akong mag-isa lang talaga ako sa mga oras na iyon. Pero, nang hihilakbot na rin ako. Ayaw pa rin kasing tumigil yung pagyugyog sa hinihigaan ko hanggang sa maisipan ko na pong tumawag sa isa ko pang roommate na nasa tapat, isa ko pang kaibigan na nasa tapat ng room namin. At nung sinagot po niya ang tawag ko, nagmadali po siyang pumunta sa akin dahil parang hindi na rin po ako makagalaw sa sobrang takot na nararamdaman ko. Tumigil lamang yung paggalaw ng aking hinihigaan, Sir Red, nung puntong nakapasok na yung kaibigan ko from the other room. Niyakap niya ako dahil naiiyak ako sa takot. Kwento ko po ang nangyari sa akin sa aking mga kasamahan sa trabaho and after that day, para pong nagsunod-sunod ang pagpaparamdam sa dorm namin. Meron na rin pong minsan na nagpaparinig na para bang may naglalaro ng tubig sa bandang CR. Alam naman din namin na sa buong dorm ay wala pong bata, wala pong kahit na sino po kami nakikita na maliliit na mga paslit doon. May nagdidribble ng ball sa hallway and the worst, isa-isa po kaming binabangungot at nagkakaroon ng sleep paralysis. Nagtataka po kaming lahat dahil halos same po yung panaginip namin at iisang babae at iisang bata na parehong nakaitim ang nagpapakita. Nangyayari ito, Sir Red, sa maniwala kayo't sa hindi, sa oras na break time namin, which is 3 a.m. to 5 a.m. Ang isa po na naranasan ko ay yung sinasakal habang natutulog. Ang iba ay nakikita mismo yung babae na laging nakatayo or paminsan-minsan nga daw po ay palakad-lakad lamang sa room. May ilan din po akong roommate na tila ba naranasan na daw pong hinahawakan ang ilang bahagi ng kanilang katawan habang tulog. Nagigising na lamang sila sapagkat napakadiin daw po ng mga hawak na iyon. Paminsan sa kamay, buhok, at yung ibang ay hinihila sa paa. Pero madalas ay yung katulad ng karanasan ko na niyuyugyug ang double deck. Hindi ko rin po makakalimutan ang nangyari sa close friend ko dito na itago na lang natin sa pangalang Nene. Nag-request po siya ng half day dahil masakit yung ulo niya nung time na yun. Hindi talaga niya kayang magtrabaho. So pag uuwi ng break time na 3 a.m., ay hindi na po siya bumabalik o hindi na po babalik sa office para sa second shift. As in, hiniga na po at nagpahinga na si Nene para makuha yung tulog niya sa pagbabakasakali na sa kanyang paggising ay mawawala na yung sakit ng kanyang ulo. Sa kanyang kwento, nanaginip po siya at niyayakap daw siya ng isang babae. Pero habang nakayakap po ito ay kasabay ng paghigpit ng yakap nito sa kanyang tagiliran which is yung right ribs daw po niya at nilalabanan na ito ni Nene at pilit tinatanggal ang pagkakayakap ng babaeng iyon sa panaginip dahil talagang nasasaktan na siya at maging ang paghinga po niya ay naaapektuhan na. Sobrang sakit daw ang nararamdaman niya. Pinilit po niyang gumising mula sa panaginip na iyon which was talagang aware na aware siya. Pagbukas ng mga mata niya, doon nga si Red ay nakita daw niya ang anino ng babae at nakapwesto ito sa bandang paanan. Sa hilakbot po ni Nene at kahit masakit ang ulo niya,
Pinilit po niya talagang tumakbo papunta sa office para sabihin at isumbong ito sa akin. Habang nakikwento nga po siya, na-curious po ako sa tagiliran niya at tinanong ko si Nene kung may masakit siyang nararamdaman maliban sa kanyang ulo. And guess what? Natakot kaming dalawa kasi after po niyang itaas ang damit niya, nakita ko po sa bandang tagiliran ay meron po talagang bakas ng scratches. Fresh na para pong kalmot ng pusa. Wala kaming nagagawa sa mga na-experience namin dito kundi ang pagdarasal. Medyo in-erase na rin po namin ang concern na ito sa mga boss naming Chinese pero hindi po sila naniniwala sa ganitong klase mga usapin. Pero nire-respeto namin sila. Kung itatanong nyo na lamang po kung nararanasan pa po ba namin ito, yes. At ang ilan sa mga ito ay akin pong ibabahagi soon. Hindi lamang po kasi mismo dito sa aming tinutuluyang dorm, kundi kahit po sa office namin, sa gawin ng hallway at sa parke, doon sa baba ng opisina. Hindi nga din po namin alam kung ito bang nararanasan namin o nararamdaman ng mga espiritu ay yung mga same na spirits na nagpaparamdam sa amin sa aming dorm at sumunod sa aming workplace o kaya ang masaklap ay meron din pong gumagambala sa aming ibang entity na nananahan dito sa aming opisina. Until now, andito pa rin po ako sa kumpanyang ito. Pioneer po kasi kami dito, Sir Red. Wala din po kaming choice kundi talagang makasanayan o sanayin ang aming mga sarili sa mga madalas na pagpaparamdam. Paminsan nga, kapag may mga bagong hire na mga kasama namin sa trabaho, maging sila ay nagkikwento ng mga same exact na mga experiences namin. Nakasanayan ko na din naman kahit madalas silang nagpapapansin, pero nag-o-offer na lamang po ako ng panalangin sa kanila. Sana po'y magkaroon ulit ako ng chance na makapagsulat. More power po, Sir Red. Once again, ako po si Mama Ferrari. Ito ang Subscribers Hilakbot Story. Maraming salamat kay Mama Ferrari sa pagbabahagi ng kanyang story dito sa ating segment, Subscribers Hilakbot Stories. Actually, guys, meron po siyang inattach dito na photo sa kanyang email. Meron pa nga siyang night photo eh. Pero sige, pakita natin to sa editing. Ang sabi niya, ito daw yung kanilang dorm. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sabi niya, nasa 6th floor daw sila. So, basically, itong nakikita natin dito na nasa ground, baka nandiyan yung sinasabi niya na basketball court daw, sabi niya. Tapos sa Facebook din kasi, same din siya na nagpadala ng photo. Ito naman yung night photo niya nitong building daw nila dyan, somewhere in Thailand. Hindi na daw po niya papangalanan, syempre para sa privacy din ng ibang mga nakatira dito. Pero in fairness sa kanilang dorm ha, talagang ano naman kung tutuusin sa bandang, sa isang banda, parang bago pa siya eh, ano? Pero may mga portion kasi may mga side, may mga angle siya katulad halimbawa nitong balikan natin yung medyo maliwanag. Dito may mga angle kasi na para talagang halata mong ano yun, ang luma na. Ito, katulad nito yung sa gutter, di ba? Talagang kumukupas na yung kulay. Tapos parang alam mo yung any moment, parang iniisipin mo yung ganito klaseng building parang maisisilip sa mga bintana. Isa sa mga windows nito, di ba? Parang ganun. So, yun nga eh. Katulad ka ba ni Mama Ferrari na sabi nga niya, admittedly siya daw po ay talaga nakakaramdam kahit daw po nung bata pa siya. Isa ka rin ba sa mga katulad ni Mama Ferrari na parang hinahayaan na lang, parang it comes, it goes, yung mga ghosts sa buhay niya, yung mga encounter, mga creepy or paranormal encounters niyang ito na parang sabi nga niya, naniniwala na lamang siya na sa panalangin na lang kaya ino-offer niya, nag-o-offer siya ng panalangin sa mga ghosts na ito, di ba? So isa ka rin ba sa mga ganun na parang
puro prayers na lang yung iaalay natin para sa mga ghost na ito. Kasi kung halimbawa man, nagiging effective ba kaya yun? Yun ang tanong din natin dito. Ano? Kung halimbawa meron ka rin kaalaman, share mo naman dyan sa ating comment section. Nagiging effective ba kapag halimbawa, alam mo yun, haunted by a ghost ka sa tinitirhan mo, sabi mong ganun, o kaya meron ka parang unwanted na kasama sa bahay, something like that. Ito bang pagbibigay o pag-o-offer ng panalangin, talagang nakakapag, cleanse ng space ninyo? Nakakapagpataboy ba ng multo? Or parang the more na nagdarasal ka, lalo siyang na-attract. Di ba? Ang dami kasing ganun eh. Pero ano't ano pa man, sabihin nyo na lang kung meron din kayong same experience katulad dito kay Mama Ferrari. Tapos pag meron din tayong isa pang mga ganitong klaseng issue or kaya topic na katulad kay Mama Ferrari na parang hinahayaan lang, parang ina-adjust na lang yung sarili niya. Diba? Since bata pa kasi siya, sabi niya eh, diba? But anyway, maraming salamat sa pagbabahagi nito. Mama Ferrari, asahan ko ha, mag-o-order ka ng kape ni Lola Trinidad. Siyempre yung butterscotch at yung hazelnut, naku, tikman mo na yan bago matikman at ma-order ng iba. Sa HTV Merch, sa Shopee, puntahan lang Facebook page natin, Lakbot Pinoy Horror Stories, at yung Kape ni Lola Trinidad Facebook page, dahil dun po natin pinupost yung direct link, yung blue link ng TikTok shop at siyempre ng ating online shop sa Shopee. Alright? Eto na ang ating ikalawang kwento mula naman po dito sa ating legit na listener din. Siya daw po si Dane. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Good day sa lahat ng mga nakikinig. Nais ko lamang po mag-share ulit ng kwento tungkol sa aking mga karanasan sa aking workplace. Mula po kasi nang mag-work ako dito sa funeral bilang flower arranger, namulat na ako sa iba't ibang nilalang sa paligid. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng funeral homes ay may multo o elemento. Ide-describe ko lamang po ang itsura ng funeral namin para ma-imagine ng inyong mga nakakainis na listeners. Pero lang, wala po talaga yung nakakainis. Dinagdag. Siguro sabi ni Dane pag nakikinig, uy, wala naman ako sinulat na gano'n. Pero sabi, describe lamang daw po niya yung itsura daw nito para ma-imagine daw po ng mga haters ninyo. Ang gawaan ko po ay nasa bungad, katapat ng pintuan na sliding. Sa gilid ko ay may mga kabaong. Sa dulo naman matatagpuan yung morgue at yung gilid nun ay isang maluwag na pinag-iimbakan ng ibang gamit na may kama. Na may kama din at dati rin po ako ditong tumutuloy. May pinto naman po yung morgue para hindi bulgar kapag meron pong ine-embalsa mo doon. Bihira lamang po na may makapasok na pamilya doon kapag i-check lang yung makeup or ibibigay yung damit doon po sa mag-e-embalsa mo. Hindi rin po basta-basta pwedeng pumasok ang kahit na sino doon maliban po sa nag-e-embalsa mo. Kaya madalas po ako lang talaga ang mag-isa sa maluwang na area na iyon. So yung unang pagpapakita po sa akin ay sa kwarto na katabi ng morgue. Nililinisan ko doon sa area nung time na iyon para pwede nang matulugan dahil matagal nang hindi nauukupahan ni iyon. Talagang binalot na siya ng alikabok at may mga sapot sa gilid. Pinupunasan ko yung dingding habang ako po'y nakaupo sa kama. Nang paglingon ko po talaga siya Red, nakaharap ko ang isang batang babae at wala po siyang muka. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman noon, Sir Red. Pero hindi ako nagpadala sa takot dahil sabi nila, kapag natakot ka, ay lalo kang tatakutin. Lumabas na lang ako at ikwinento ko sa isang kasamahan namin sa funeral yung naranasan kong yun. Pero, nagkwento din siya sa akin na noon daw na dun siya namamalagi, ay meron nga daw talaga ding bata na nagparamdam sa kanya. Minsan daw na gusto na daw po niyang matulog
ay may nadidinig siyang bolang tumatalbog sa lagayan ng mga kabaong. Pero paano naman mangyayari iyon? Hindi naman din inaalaw ang mga bata sa area dahil maaaring malanghap nila yung formalin. At saka, wala daw patay sa morgue ng araw nang mangyari yung pagtalbog daw ng bola. So lumabas siya ng kwarto at wala nga siyang nakitang bata o kahit sinong naroroon na pwede daw pong mag-dribble ng bola. Ito naman pong ikalawa na pagpapakita ay yung batang makulit. So habang gumagawa po at nag-a-arrange ako ng bulaklak, take note, mag-isa na naman po ako sa area nito. May batang babae na bigla-biglang lumitaw sa harapan ko at dumaan po siya sa magkakapatong na upuan. Yung upuan po ay kahoy na katulad nung nasa simbahan na inuupuan ng mga nagsisimba, pero dito po sa funeral ay mas maikli po yung sa amin. Nagtataka ako kung bakit may bata doon at paano siya tumagos. Eh kahit pusa, hindi po makakadaan. Lumipas ang ilang araw, nakita ko na naman yung batang babae. Sa pagkakataong ito, naglalakad na po siya sa gilid ng kabaong, papasok sa kwartong tinutuluyan ko pa. Nagkibit balikat na lang ako at tinanggap na normal iyon o normal na lang iyon para sa akin. Kumbaga hinanda ko na lang ang sarili ko sa iba pang mga makikita ko. By this time, hindi ko po ito kwento sa iba. Pero sabi ng iba kong kasamahan, meron din daw talagang mapaglarong batang makulit doon at sa oras nga ng kanilang pagtulog ay doon pa nga daw po sisit-sit yung batang yun. Hanggang sa ito, nasundan pa ng ikatlo. Tatawagin ko naman yung part na ito na Lot-Lot and Friends. Gumagawa ako ng bulaklak noon o nag-a-arrange daw po siya ng flowers at napansin kong naiwang nakabukas ang pintuan ng morgue. Pagtingin ko doon, talagang nagulat ako, Sir Red, dahil may isang grupo ng mga tao doon na nakatayo. Nakabukas sa mga ilaw at akala ko ay pamilya iyon nung namatay. Pero sa isang banda, quickly naisip ko na wala palang patay na ine-embalsa mo nung time na yun. Kaya paano magkakaroon ng maraming tao doon sa funeral home? Lumapit ako ng kaunti pero nagsitayuan po talaga ang balahibo ko, lalo at napagtanto ko na yung mga taong nakatayo doon ay naliligo po ng dugo. Basa pa yung damit nila at halos lahat po ay kulay gray na yung balat. Ang mas nakapanghilakbot talaga sa akin, Sir Red, lahat po sila ay nakatitig sa akin. Minadali ko na lang ang ginagawa kong pag-aayos ng bulaklak dahil ayokong lumapit pa sila sa akin. Marami pa po akong ikikwento sa inyo, Sir Red. Pasensya na po at napahaba ito. Maraming salamat and more power po sa bumubuo ng Hilakbot at Sindak. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Okay, para naman sa'yo, Dane, hintayin na lamang namin yung iba mo pang mga bahagi ng kwento para maisalpak natin ito sa isang compilation na tungkol sa'yo, kwento mo lang yung magiging bida dun sa episode na yon. Mas mainam na ganun, ano, hintayin na lang natin para hindi po labo-labo yung mga karanasan ng ate. Para hindi, kumbaga parang hindi siya na mix, hindi po siya parang chop suey, kumbaga na from different, alam mo yon, senders. Mas mainam kung sakaling meron pa kayo, halimbawa ganun na rin sa mga susunod pang magsisend ng mga kwento dito, kung sakaling meron din po kayo na talagang iba pang mga karanasan, eh pag-isahin nyo na, hanapan nyo na lang po ng oras, upuan nyo na lamang po ng isang araw, something like that, para makompose yung mga kwento. Or pag nag-send kayo sa amin ng part 1, sabihin nyo na lang po kung hintay na lamang namin yung part 2 para makopya din po ng ating admin at mapag-isa yung mga kwentong ito at hindi po siya matabunan. Pasensya na sa lahat din ng mga hindi pa nababasa.
Kung hindi po na-feature dito, baka nandun po tayo sa podcast or naisali na siya sa isang regular episode tulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo. Diba? Mabuti na lang dito kay Dana, no? Hindi yung grupo ng mga tao na akala daw niya isang pamilya, diba? Na nandoon na nakatayo, diba? Na kulay gray na yung balat. Mabuti hindi kanila sinabihan, "Just give me my money." Diba nga multo? Nakikijoin sa bandwagon. Sa trend. Anyway, maraming salamat dito kay Dane at medyo para sa akin dito po sa tatlong na ibahagi niyang kwento, para sa mas nakakatakot tong ikatlo kasi marami na eh, di ba? Paano kung parang kinuyog ka, nilapitan ka isa-isa tas na corner ka, di ba? Parang ganun eh, yun naiisip ko. Mas creepy, kinilabatutan ako dun sa ikatlo. Anyway, speaking of ikatlo, eto na tayo sa ating pinakahuling kwento. Once again, mga channel members, maraming salamat dahil naririyan kayo. At ganoon na rin siyempre sa si JR Cabello ba yun? Cabello, no? At saka sina, andyan pa ba si yung iba pang mga solid natin mga members? Kung nandyan pa rin po yung mga lagi-lagi, maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Third story mula naman po kay Jake at ibinahagi niya ito sa ating Facebook page, Hilakbot Pinoy Horror Stories. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito po yung naging karanasan ko nung nag-take po ako ng overtime sa work ko dito po sa Laguna. Just call me Jake. I am 34 years old at naninirahan pa rin po ngayon sa Binyan. Isang araw po ay na-late ako noon sa pag-uwi. At gabi na po ako galing at ginabi na po ako galing sa overtime. Kaya nagmadali po ako na bumaba. Ilang minuto lang nang matapos ako sa aking gawain, nagmadali na rin po akong umuwi para makahabol sa huling sakay dahil hindi kalayuan yung sakayan ng pilang ang ano, hindi kalayuan yung sakayan na may pila po sa SUV na madalas po na gamiting transpo. Madilim na rin po yung buong paligid at talagang mangilan-ngilan na lang yung mga tao sa labas. Mabuti na lamang at nakaabot po ako doon sa sakayan at may isang pasahero din po na nakasama ako na nasa likuran at ito po ay isang binata at naka plain white t-shirt. Naka blue jeans po siya at si Manong driver lang po sa van na iyon. Ano? Okay. Kasi medyo gumulo dito sa ikatlong kwento kasi nga parang ang ginamit na ni Jake parang ano eh, third person eh. Kwento niya as third person, so kaya naguguluhan tuloy ako. Parang hindi siya naging consistent doon sa ako po si Jake, tawagin niya lang akong Jake, nagtatrabaho ako sa Laguna tapos naninirahan pa rin po ako ngayon sa Binyan. Tapos isang araw po na-late po ako noon sa pag-uwi. Gabi na po nung ako ay nakauwi galing sa overtime kaya nagmadali na akong bumaba. Ito ah, ilang minuto lang nang matapos ako sa aking gawain. Nagmadali na siyang umuwi para makahabol sa huling sakay dahil hindi rin po kalayuan ang sakayan ng pila doon, hindi kalayuan yung pila sa sakayan ng mga SUV na madalas niyang gamiting transpo. So biglang nag-shift kasi ng third POV. Sabi niya, madilim na rin ang paligid at mangilan-ngilan na lamang po ang mga tao doon. Mabuti na lang at nakaabot po siya at may isang pasahero din siyang nakasama sa gawing likuran at ito po'y isang binata na naka plain white t-shirt at blue jeans. Si Manong driver lang po sa van na iyon. Habang nakafocus siya at nakatutok ako sa phone na naka-headset. Dahil sa kampante ako, dahil sa last stop ng biyahe ang aking baba. Huling biyahe na ito, hindi na ako magsasakay ng iba, ani Manong driver, sabay tanggal nung karatula sa harap. Napansin ko naman ang sinabi ng driver pero bumalik din agad ang attention ko sa phone. Maya-maya lang, sa kabila ng katahimikan, yung lalaki po sa likod ay pumara. So ito yung binata na naka white tees at saka jeans. Ngunit hindi po pinansin ni Manong. So umulit na naman yung lalaki sa pagsabing para, pero hindi na naman siya napansin. Nung pangatlo, hindi pa rin pinansin.
at sabi nung lalaki, nakalagpas na siya sa kanyang bababaan. Nairita na ang lalaki na nakahawak sa phone at tinanggal ang headset. "Manong, hindi niyo ba naririnig?" sabi niya. "Kanina pa niya sinasabing para." At sabi ni driver, "Ha? Anong sinasabi mo? Ikaw lang ang pasahero ko dito," sabi ko na eh. Tapos sabi naman, "Ha?" Naguguluhang napaisip ako noon kasi kanina ko pa nakikita yung pasaherong nakasakay doon at di lang ako nag-iisa noon sa pag-aakalang meron pa akong kasama noong oras na yun. So nilingon ko siya agad sa likod at napansin kong wala nga talaga yung lalaki doon. Magmula po noon, iniwasan ko na po na mag-overtime sa trabaho pero hanggang ngayon, sumasakay pa rin po ako sa SUV. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Jake, pasensya na ha kung tatapatin kita. Ito ba ay kinopy-paste mo sa isang website tapos parang inedit mo lang and para magtunog na galing sa'yo? Ayokong i-judge ka ha, pero kasi parang ganun eh. Kumbaga sa consistency ng writing kasi hindi ko nakita na parang ano ka, galing talaga sa'yo. Kumbaga hindi ko naramdaman na sincere na kwento sa'yo. Although itong plot twist niya, itong plot o tema ng kwentong ito eh for how many times naririnig at nabasa ko na rin ito. So parang hindi na iba sa akin. Pasensya na Jake kung sakaling ano ha, ganun yung nai-imagine ko dito at kung medyo naguluhan lang talaga ako at pinaprevent lang din kasi natin guys ha, ito pagtawag na rin po sa ilang mga magsisend sa atin, ayaw na po namin sana magkaroon ng issue kaya as much as possible kapag talagang nag-i-email kayo ay minsan tinatanong ng ating admin Clay kung ito ba'y original ninyo talagang story, hindi para i-judge yung inyong kwento. Ito po ay verification dahil ayaw na po namin magka-issue na yung iba kasing mga senders from the previous kasi na SHS ay kinopy-paste lang pala sa mga website or sa kung saan-saan na na-oversee ng ating admin, which is talagang tinitake namin yung responsibility. Lalo na si Admin Clay, very sorry dahil hindi niya minsan sobrang dami po kasing nagsisend. So ito, nagigets ko na parang hindi kaya ito'y ano ha, Jake ha, huwag naman sana para hindi naman tayo malagot kung sino man ang sumulat nito or kung saan man galing itong website at ayaw na rin po namin kasing magka-issue sa community ng horror na ito pala'y sinulat talaga na original ni ganito, pinost originally sa ganito, dated ganito, parang ganun. Huwag naman sana tayo humantong sa ganun. Para nang sa ganun lang naman ay peaceful, kumbaga hatid lang tayo ng kwentong katatakutan, kakikilabutan ninyo talaga at talagang alam mo yon, pang tulog, pang pagising, parang ganun para wala na tayong issue sa mga ibang nakiklaim na mga kwento na hindi rin namin alam kung gaano rin katotoo unless magbigay sila ng patotoo at proof kumbaga na sa kanila talaga at sila yung original na story, original writer, parang ganun. Kasi may iba din na minsan nakiklaim, claim man lang para lang gumawa ng issue at i-pin down po yung channel at itatag pa nila, i-brought out pa nila sa social media tapos ganun. So wag naman na sana para maiwasan na rin po natin. So pakiusap na lang po. Ano, salamat sa iyo Jake kahit papaano. Although na-appreciate ko naman yung paggawa mo o yung pagpili ng mga salita, yun nga lang yung consistency ng POV hindi ko kasi nakita. Hindi ko naramdaman na sincero kumbaga. Di ba? Gusto mo yung sincero? Buwan na week. Ako pong Wally si Red, maraming salamat at ikaw ay nakaabot sa pinakadulong bahagi ng ating episode na ito. Hanggang sa susunod po natin na SHS, channel members, mga legit at solid na tiga-suporta po ng ating mga channels at ganun na rin sa mga silencers na palagi pong nagsishare ng ating mga episodes. Salamat po. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.